tips po sa para sa paglilinis ng tenga. Pwede po kung susubukan nyo, baka makaginawa po sa inyo. Pag makating-makati po yung loob ng tenga ninyo, pwede po kayong yung gumamit ng dropper. Nabibili po ata sa ano yun eh, sa mga supermarket o kaya sa palengke. Saan man po kayo makabili nun? Yung nasa picture. Lalagyan nyo po ng konting hydrogen peroxide o agua oxinada. Patakan nyo po nun isa, dalawang patak. At pagkatapos po nun, patitilayin nyo po siya yung ayan yung tumulo. Pag nilagay nyo sa kanan tenga, pabalik ka rin nyo para naman tumulo, mawala. Okay, sa kaliwang tenga, para ganun din, tumulo, mawala. At pag hindi pa rin gano'n natutuyo, pwede nyo pong, yung cotton buds, dinisin, yun po, mas maganda po kung pagkatapos nyo linisin, cotton buds ulit, lagyan nyo naman ng konting-konti lang na langis para magka malinis ng langis yung loob ng tenga ninyo. At kung, at ito naman po yung nasa picture, yung panlinis din po ng tenga to eh. Stainless, so hindi ko po alam kung babakal na malinis. Ugasan nyo sa sa alcohol o kaya lalagyan nyo ng konting langis, baby oil, olive oil o kaya iba pang klase, coconut oil. Sasawsaw nyo ng konti lang po, tapos tsaka nyo linisin yung tenga nyo. Maganda po panlinis. Baka makaginawa sa inyo. Yung sinasabi ko pong paglalagay ng ilang patak sa dalawang patak sa loob ng tenga ng agua oxinada o hydrogen peroxide. Proven ko na po yun. Ginagawa ko yun pag napakakati talaga ng tenga ko. Isa o dalawang patak. Nawawala naman po eh. Awa ng Diyos. Kailangan din po nagpe-pray tayo sa God the Father in the name of Lord Jesus Christ. Mas mabuti po yun bago tayo maglinis. Pag hindi pa rin nalilinis, o hindi pa rin nakatanggal talaga yung katay, siguro, baka magpakonsulta na dapat kayo kung kinakailangan na, kung may budget. Kaya salamat sa Diyos naman na kay Kristo Jesus. Simpleng payo po na ito, baka makatulong sa inyo.